Tinututukan ng Embahada ng Pilipinas sa South Korea ang kaso ng mga undocumented o illegal na naninirahan at nagtatrabaho roon. Pagtitiyak naman ng Embahada, handa silang tumulong ayusin ang kanilang mga dokumento. Si Luis Erispe sa report. Ilang taon ng OFW si Gemma sa South Korea. Sa Socor na rin siya nagkaroon ng pamilya. Kaya lang, bilang isang Pilipino, nangangamba siya para sa iba niyang kababayan. May ilan raw kasi siyang mga nakilala na ilang taon ng undocumented na nagtatrabaho sa South Korea. Malaki talaga yung sahod dito. Kasi kung regular na sahod, mga depende sa trabaho, pag sa mga lalaki sa probinsya, banda, sa mga factory, malaki talaga. Kumikita silang 3 million won or sobra pa. Para sa pamilya, pumunta sila dito para magtrabaho. Or yung visa nila para invite, hindi pwede magtrabaho yon. Kaya, kaya pag gusto nilang kumita talaga, yun lang ginawa nila, illegal na magtrabaho. Kwento pa ni Gemma, maraming Pilipino na rin na undocumented sa Socor ang nakaranas ng higpit ng immigration ng bansa. Minsan na yan ng mga factory, pumapasok yan, inuhuli yung mga kaya mahirap sa kanila, takbuhan talaga sila. Yung iba nga, pinapasok pa yung train papuntang Busan kung saan, doon. Kaya tago-tago talaga yan sila. Kaya mahirap yung buhay nila talaga. Base sa ilang pag-aaral, isa ang South Korea sa bansang tinatarget ng mga overseas Filipino workers na mapagtrabahuhan. Bukod kasi sa magandang lugar, malaki rin ang pwedeng sahuri ng mga Pinoy sa Socor. Para sa blue-collar jobs, pwedeng umabot ng 2.2 Korean won o 75,000 hanggang 92,000 pesos kada buwan ang sahod. Pero sabi naman ng Embahada ng Pilipinas sa South Korea, sana wag naman dahil dito mag-TNT o piliin ng maging undocumented na mga Pinoy sa naturang bansa. May mga sitwasyon po kasi na medyo hindi humaayos yung kanilang dokumentasyon at tinutulungan naman po natin. Ang sinasabi po namin, kahit na ano pong estado po nila sa ibang bansa, kami po ay nandoon para tulungan ho sila. Ayon sa Embahada, iba't iba ang kaso ng nagiging TNT sa Socor. Pero lahat ng ito, handa nilang tulungan na maayos sa mga dokumento. Meron din po tayong mga undocumented po, no? Kahit sa ang bansa naman po. Kaya kami naman po ini-encourage po namin na ayusin po ang kanilang estado sa abot po ng makakaya sa loob po ng mga tinatawag po nating mga guidelines at mga proseso at batas po nung host country. Para naman sa mga Pilipinong nagbabalak na pumunta pa lang at magtrabaho sa South Korea, sabi ng Embahada, mas mabuting dumiretso na lang sa Department of Migrant Workers. Sa ngayon kasi, ang legal lang na pagpapadala ng OFW sa Socor ay government-to-government partnership. Kaya masisilip din ng DMW kung scam na ang isang alok na trabaho o hindi. Para ho sa mga Pilipino po, sa mga tagapakinig po, no, ang proseso po ng pagtatrabaho sa Korea, dumadaan po yan sa government to government, no, na mga proseso. Halimbawa po dito po sa Korea, kailangan pong makipag-ugnayan po kayo sa Department of Migrant Workers or DMW para hindi po kayo mabiktima ng tinatawag na illegal recruitment o mga scam po dyan, lalo na po sa online. Sa ngayon, nasa 60,000 na kabuo ang bilang ng mga Pilipino sa Socor. Wala pang datos ang embahada, ilan talaga ang undocumented dito. Pero giit ng embahada, tutulungan nila ang mga Pilipinong TNT sa Socor na maayos ang kanilang mga dokumento. Luisa Erispe, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.